Magandang gabi sa aming mga viewers. Palagi man po namin nasasabi na kung meron man po tayong nadarama na ulak sa ating kalooban, maging sa ating buhay, at nais natin na ito ay mapunan, nakahanda po ang Diyos na tayo ay tulungan. At sana po, tulungan kami na maging kasangkapan dito po sa programang Full Life. Good evening and welcome sa inyo. Lagi po namin hinihiling sa Panginoon na marami pa ang maabot ng programang Full Life. At naniniwala kami na ang marating ito ay isang journey na hindi maikli o malapit na destination. Pero sa tulong ng Panginoon at ng Kanyang Ebanghelyo, umasa tayong lilikha po ito o huhubom ng kasangkapan ng Panginoon na
makakasama natin, natutulong at maaasahan kung ang pag-uusapan ay ang power of loyalty and unwavering o di matatawarang suporta sa ating buhay paglalakbay. Kaya naman, samahan niyo po kami sa kaunting oras na ma-inspired sa isang kwento na umantig sa mahaba at maraming henerasyon at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa atin ngayon. Ang topic na, I've got your back. Ang simpleng phrase na ito ay naglalarawan ng tunay na kapanatagan ng isang tao. Kung ikaw ay sabihan ng mga salitang ito, nasabihan ka na ba ng sino man kaibigan ng mga pangungusap na ito? Bakit kapanatagan? Kasi katulad din ito ng isang pangako. Opo, yun bang commitment to stand by someone na kahit ano man ang mga hamo na kanilang kinakaharap ay hindi iniwan ang isa't isa. Tuklasin natin sa kwentong ito ang buhay ni Ruth at Naomi, ating pong pasimulan. Ang sitwasyon po ay mabasa po natin sa Ruth 1:3. At si Elimelech na asawa ni Naomi ay namatay at siya ay naiwan at ang kanyang dalawang anak. At sila ay nagsipag-asawa sa mga babae sa Moab. Ang pangalan ng isa ay Orpha at ang pangalan ng isa ay Ruth. At sila ay tumahan doon na may 10 taon. At namatay kapwa si Mahalon at si Kelion. At ang babae ay naiwan ng kanyang dalawang anak at ng kanyang asawa. At dito nagsimula ang lahat, Brother Amadeo, tungkol sa naging buhay ni Ruth. Naulila sa asawa at dalawang anak, nawala na ang katuwang sa buhay na si Elimelech. Kasabay pa ni Mahalon at ni Kelion na kanyang dalawang anak. Pero ayon sa tala, ay nakapag-asawa ang dalawa niyang anak at yun ang naiwan na kasama niya sa buhay, si Orpha at si Ruth. Very tough and heartbreaking situation. Sa kahit sino naman siguro makakaranas ng ganitong kalagayan, Brother Amadeo, gaya ni Naomi, talagang napakahirap. Dahil bukod sa pagkamatay ng asawa, ayon sa tala, sa Ruth chapter 1, verse 1 and 2, nang ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. So, doble-doble talaga ito. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga Bethlehem, Huda, ay pansamantala munang nanirahan sa Moab kasama ang kanilang mga anak sina Mahlon at Kelion. Ang pamilyang ito ay mula sa angka ng Ephrata. So, very challenging po talaga ang situation, ano po? Dahil sa tagutong pa ng panahong nangyari ang malaking hamon sa buhay ni Naomi from Bethlehem, temporary na nakitira silang mag-asawa noon sa kanilang mga anak. Sa case na ito, paano niya susuportahan ang sarili niya kung iisipin ni adult na din ang kanyang mga anak nang ito'y nagsipanaw? So ilang taon si Naomi para mabuhay na mag-isa, di po ba? Di madali. Oo, kaya may sapat bang plataforma ang gobyerno noon para siya ay suportahan? Hindi lang po yun, mga kaibigan, maging ang dalawa niyang manugang na obligasyon ng kanyang mga anak. Hindi kakaunti sa ating pong panahon ang meron pong ganitong mga sitwasyong pinagdaraanan. Ano? Kung ang gobyerno po ba sa ating pong panahon ay meron pong tulong sapat para po sa mga ganitong issue. At ibang issue pa po yung daughter-in-law eh. Kasi may mga bansa po na ganyan. May programa man ibang usapan pa rin pagka manugang na po ang involved. Kaya to all our viewers, hindi po matatala sa Biblia ang mga pangyayaring ito nang wala pong dahilan. Ang Diyos, mga kaibigan, kaya tayo po ay magpatuloy at alamin po natin ang mga pangyayari. So ito po, mga kaibigan, namatayan ng katuwang sa buhay, mga anak, marahil ay nakakatulong niya na din. Opo. Tandaan po natin, hindi biro na tagutom ang nangyari sa original niyang bayang pinagmulan. Tapos, temporary sanang makikitira. Napakahirap talagang sitwasyon. Sa kabila po ng mga nangyari, tuloy natin ang pagbasa sa chapter 1 verse 6 ng Ruth to 7 na magkagay bumangon siya nakasama ng kanyang dalawang manugang upang siya'y bumalik mula sa lupain ng Moab. Sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan.
sa pagbibigay sa kanila ng tinapay. At siya'y umalis sa dakong kanyang kinaroroonan at ang kanyang dalawang manugang nakasama niya at sila'y yumaon upang bumalik sa lupain ng Huda. So from Moab ay nakarating ang balita na sa lupain sa Bethlehem na doon originally galing si Naomi at ang kanyang pamilya, nagkaroon ng magandang balita ng masaganang ani. Kaya she decided na bumalik doon, nung una ayon sa tala, ay kasama niya ang mga manugang niya na babalik sa Huda. Opo. Bantayan po natin ang mga kasunod na pangyari kasi until ni-reveal ni Naomi ang laman ng puso niya sa dalawa niyang manugang. Sa verse 8, pakinggan po ninyo. At sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, kayo yumaon na bumalik ang bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang ina. Gawa nawa kayo ng magaling ng Panginoon na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Ipagkaloob nawa ng Panginoon na kayo'y makasumpong ng kapahingahan bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang asawa na magkagayoy kanyang hinagkan sila at inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak. So ito po mga kaibigan, no? Ang kahilingan ni Naomi sa kanilang paghihiwalay, una ay ang hangaring kung paano siya pinakisamahan ng kanyang mga manugang na mabuti. Opo. Eh, kahit sana sa pagbabalik ng dalawa niyang manugang sa kanilang mga biological parents, yung mabuting pakikisamang ginawa sa kanya, Brother Amadeo, opo, yun din yung gawin nila sa kanilang biological parents. Isa pa ay ang kahilingang sana sa pahintulot ng Diyos ay makapag-asawang muli ang dalawa niyang manugang. Eh, hindi po talaga madaling desisyon kung isipin po yung mga bagay na ito. Pero hindi ang nasa isip ni Naomi ay sarili niyang kapakanan ang kanyang sinasabi. At alam niya na mas mapapabuti pa yung kanyang dalawang manugang sa piling ng sarili nitong mga magulang sa halip na manatili sa kanya na mag-serve bilang kanilang biyenan. Opo, eh kung iisipin, matanda na talaga rin siya, di ba? Opo, kaya si Naomi bilang byuda nung panahon na yun, para ipasya na mag-isa na lang at di na abalahin po yung future ng kanya pong mga manugang na tinuring namang talagang mga sarili niyang mga anak. Kaya imagine po natin mga kaibigan, talagang iyakan talaga ito. At talagang masabi po natin na ang magiging ending nung tagpong yun, pero ayon sa kasunod na pangyayari, ayan, tugon po ni Orpa at ni Ruth na kanyang mga manugang. So, bantayan po natin, mga kaibigan. Kasi habang nag-uusap si Naomi at dalawa niyang manugang, opo, hindi natin pwedeng baliwalain yung damdamin ni Naomi sa lahat ng nagiging sagot niya dun sa kanyang dalawang manugang. Tuloy po natin. Basahin po natin sa Ruth chapter 1, verse 10. At sinabi nila sa kanya, hindi, kundi kami ay babalik nakasama mo sa iyong bayan. Opo. So yun po, Brother Amadeo. Okay, malinaw ang tugon po. Talaga nga, hindi po sila payag. Nakatitiyak po tayo na di dahil po sa ayaw lang nilang bumalik sa kanilang mga magulang, kundi ang nalikhang relasyon sa kanilang biyenan ang nangingibabaw. Pero patuloy na inihayag ni Naomi ang kanyang damdamin sa kanila. Yeah, napaka-eksakto po nun. Dahil kung titingnan po natin, how many years na nagkasama-sama rin po sila? 10 taon eh. 10 taon. Uh-huh. Kaya yung nabanggit nyo po, yung nalikhang relationship uh-huh between yung mga manugang at ni Naomi. Tuloy po natin, mga kaibigan. At sinabi ni Naomi sa verse 11, kayo magsibalik mga anak ko. Bakit kayo yayaong kasama ko? May mga anak pa ba ako sa aking tiyan na magiging inyong mga asawa? Ibig sabihin ni Naomi, hindi na ako magkakaanak. Opo. Para mapangasawa nila, di ba, Brother Opo Amadeo? Tuloy po natin sa verse 12 to 13. Kayo magsibalik mga anak ko, magpatuloy kayo ng inyong lakad sapagkat ako'y totoong matanda na upang magkaroon pa ng asawa. Kung Opo aking sabihing ako'y may pag-asa, kung ako'y magkaasawa man ngayong gabi at ako'y magkaanak man, maghihintay kaya kayo hanggang sila'y lumaki? Magbabawa kaya kayo na magkaasawa? Wag, mga anak ko, sapagkat daramdamin kong mainam dahil sa inyo, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay nanaw laban sa akin. Ibig sabihin,
nawala yung pagtingin ng Diyos sa kanya ayon sa kanyang interpretasyon. Para bang binibigay niya kahulugan, wala nang pag-asa na may bibigay siya sa kanyang dalawang manugang. At hindi naman siya makapag-aasawa pa para magkaroon ng anak na magiging asawa nila. At tunghayan pa po natin itong ating pong napakagandang pag-aaral. Magiging negatibong kaisipan na hindi naiwasan dahil nga sa bigat ng nararamdaman. Halo-halo na po, kasi, di ba? Totoo po. Talaga nga, masabi po natin na ang isiping pinabayaan siya ng Diyos. Mabigat po talaga ang dalim po yun eh. Dahil sa kanyang kasawian at mga naging karanasan. Kaya para kay Naomi, ang payagan yun ang mangyari sa kanyang dalawang manugang ay gaya ng isang mapait na gamot na mahirap lunukin. Sa part niya. No? Opo. Kaya tunghayan po natin dito po sa verse 14. At inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak uli. At hinagka ni Orpha ang kanyang biyanan. Ngunit si Ruth ay yumakap sa kanya. Kapansin-pansin po ito. Dahil sa pagpipilit ni Naomi na ipahayag yung damdamin niya sa kanyang dalawang manugang na mas magiging okay yung sitwasyon nila. Natanggap ba ng isa, si Orpha, ang sitwasyon, pinasyan niyang sundin ang desisyon ng kanyang biyanan na si Naomi. Hindi para katulad po natin. Ha? Kasi ang kanyang pagpapasyang iwanan ng biyanan, parang mas less loyal siya kay Naomi kung ikukumpara kay Ruth. Mga viewers, napakaraming aral lang ating makikita at matututunan. Pwedeng, yun nga, nasabi ko, pwedeng masabing less loyal si Orpha kay Ruth. Pero may iba't ibang priority tayo behind our decision sa buhay natin. May nawawala at kung inaasahan mong manatili, wala tayong magagawa kundi i-consider ang mga pangyayari. Ayon sa tala, hindi lang naman si Ruth ang lumuha, maging si Orpha. Di ba? Opo. Kaya kailangan din nating tanggapin ang anumang pong kapasyahan ng iba. Pwedeng isipin na naghahalo ang emosyon ni Naomi at ng kanyang mga manugang. Kumbaga sa kasabihan, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ganun yung nangyari. Opo. Di ba? Pero ganun talaga. Hindi lang naman tayo ang may priorities, kundi maging ang mga taong nakakasama natin sa buhay na nagtutulak sa kanilang magpasya. Kaya after all past decision, sabi ni Naomi, basahin ko po sa Ruth chapter 1 verse 15. At sinabi niya, narito ang iyong hipag. Ay bumalik na sa kanyang bayan at sa kanyang Diyos. Bumalik kang sumunod sa iyong hipag. Consistent nga ba ang pasya ni Naomi? Mm-hmm. O may kasama ring pag-aalala nang sabihin niya kay Ruth na kanyang manugang ang mga bagay na ito? Sa ganitong sitwasyon ng buhay, mga kaibigan, mas mabuting isipin at tanggapin nating nasa kontrol ng Diyos ang lahat. Amen. At huwag isipin ang sino mang pinagdaraanan ay mananatili na lamang sa gayong kalagayan, di ba? Di ba nga sabi sa verse 13, naisip nga niya, dahil sa sakit ay tila pinabayaan siya ng Diyos. Sa ibang version po ng talata pong ito, sa contemporary English version ang nakasulat po doon, because the Lord has turned against me. So hindi talaga maiiwasan yung ganong naramdaman ni Naomi. Dinaranas man natin ang ganitong kalagayan, nakakapag-isip man tayo ng lagpas sa dapat nating isipin, there are people in our lives who come and go. Opo. The reason? Para makapag-reflect din tayo sa sarili natin. May reason kung bakit dumating at may reason din kung bakit nawawala at kung bakit temporary lang ang kanilang naging presence sa buhay natin. Tandaan po natin, mga kaibigan, kakasangkapan ang Diyos ng tutulong sa atin para unti-unti po tayong makabangon sa ating pong mga pinagdaraanan o sitwasyon sa ating pong buhay. At isa ito sa pinakamabuting solusyon. Opo. Gaya ng topic natin, ino-offer talaga ng Panginoon ngayon ito sa atin. Mga kaibigan, pakinggan niyo po sa Ruth chapter 1 verse 16. Ang solusyon sa ganitong kalagayan na posibleng pinagdaraanan at pagdaraanan ng marami sa atin. At sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na humiwalay sa iyo. Sapagkat kung saan ka pumaroon ay paroroon ako. At kung saan ka tumigil ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos.
kung saan ka mamatay, ay mamamatay ako at doon ako ililibing. Hatulan ako ng Panginoon at lalo na maliban ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin. At nang makita ni Naomi na mapilit ng pagsama sa kanya, ay tumigil ng pagsasalita sa kanya. Kaya kahit po pinili po ni Orpha, isa sa mga manugang ni Naomi, na ang kanyang pasya po ay di naman natili sa piling ni Naomi at bumalik na sa talagang kanyang bayan, kahanga-hanga naman ang naging pagpapasya na ginawa po ni Ruth. Napaka-rangal na kapasyahan po ito, mga kaibigan. Higit pa sa commitment ng ordinaryong magkaibigan. Kaya talagang masabi po natin, ganito ang damdaming nalikha at pinahayag ni Ruth kay Naomi. Hindi karaniwang pahayag po ito, mga minamahal naming mga kaibigan. Masabi po natin sa programang ito na ang kanyang mga salita ay pawang may lakip o may kasamang pananampalataya. Kaya sinasalita niya ito ng buong damdamin at buong puso sa kanyang biyenan. At ang pagsama ni Ruth kay Naomi ay hindi lamang po magpapalit ng lilipatan eh. Kundi ito po ay lilikha ng malalim na ugnayan nila bilang magbenan, sapagkat ang mga pahayag na ito ni Ruth, unang-una sa kanya pong sinabi, kung saan pupunta ka, doon din ako pupunta. Sinasabi po ni Ruth sa mga salita pong ito, no matter what, I've got your back. Kasi talagang hindi niya iiwan ang kanyang benan. Kaya nasabi niyo po niya ang mga bagay na iyon. Pangalawa po, sa bagay na mahalaga sa kanyang mga sinabi, kung saan ka titira, doon na rin ako titira. I've got your back. Talagang masabi po natin na meron siyang sariling tahanan, may sarili siyang bayan, pero hindi yon ang kanyang napili, kundi kung saan pupunta yung kanyang biyenan, doon din po siya pupunta at doon siya titira. Pangatlo po sa mga sinabi po ni Ruth sa kanya pong biyenan, kung ano ang bayan mo, yun na rin ang bayan ko. Higit sa lahat, sa kanyang mga sinabi, ang iyong Diyos ay aking Diyos. Mga viewers, kapansin-pansin itong pang-apat. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka titira, doon ako titira. Kung ano bayan mo, yun na rin ang bayan ko. Pero itong pang-apat na kung sino Diyos mo, yun na rin ang Diyos ko. Mga kaibigan, napakahalaga po nito. Si Ruth nga lang ba ang lalong highlights ng kwentong ito na nagpahayag ng isang hindi matatawarang katapatan at maaasahang nakaagapay sa likuran anuman ang pagdaanan? Essentially po, o napaka-importanting ating maunawaan. Inuulit ko, si Ruth nga lang ba ang masasabi nating nakapagpahayag ng damdamin o mensahe kay Naomi na sabihin niyang kung saan ka pupunta, titira, at kung anong bayan mo, bayan ko din. Ibig sabihin, Brother Amadeo, nang sabihin ni Ruth kay Naomi kung ano yung bayan mo, yun na rin ang bayan ko. At kung sino yung Diyos mo, yun na rin yung Diyos ko. Ano talaga exactly ang gusto niyo sabihin? Talaga kung ibig po sabihin po nun eh, nais din niyang maging gaya ng kanyang biyenan na ang pinaglilingkurang Diyos ay ang Diyos ng mga Israelita. Mm-hmm. Kaya kahit na meron po siyang kinikilalang Diyos, dahil siya po isang Moabita, na ang Diyos po nila, kung tawagin po, ay si Chemos. Ano po? At ang Chemos na ito ay ina-associate bilang Diyos ng digmaan o gyera. Eh, hindi na po yon ang Diyos na kanyang kikilalanin. Opo. Kundi kung ano yung Diyos o sino yung Diyos na kinikilala ng kanyang biyenan na si Naomi, yun din ang kanyang kikilalanin Diyos sa buhay niya. Magbabago lahat. Kultura, kung anong kultura niya bilang isang Moabita sa pagsama niya kay Naomi, di ba? Ang magiging kultura niya ay kung ano na rin ang kultura ni Naomi batay sa pagkakilala at pananampalataya niya sa Diyos ng Israel. Mga kaibigan, nais lamang pong ihayag ng kasaysayang ito ang matagal na panahon na pamamalagi ni Naomi sa Moab. 10 years? Opo. Ay naka-impluensya ang pananampalataya ni Naomi kay Ruth. At dahil sa pagkakilala niya sa Diyos, tuwiran nating masasabi sa pakiramdam ni Ruth,
habang ipinapahayag niya ang katapatan at manatiling nasa likuran niya, ay siya rin mismo ang nakadarama na sinasabi ni Naomi sa kanya, Ruth, I've got your back. Opo. Kaya tandaan po natin ang tatlong mahalagang bagay. Una po, kahit na ulila, si Naomi at tila nagdamdam sa Diyos ay di nagbago ang pagkakilala niya. Katunayan po, nagpasa siyang bumalik sa Israel para sa kanyang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. At doon po niya ipagpapatuloy ang kanyang pamumuhay bilang isang lingkod ng ating Panginoong Diyos. Kasi kung 10 taon na malagi siya sa Moab, tapos kasabay na na-experience, dinala siya ng tagutom eh. Dinala siya ng hindi inaasahang sitwasyon at patong-patong na problema, pero at the end of the day, di ba, ginaid siya ng faith niya dahil yung desisyong bumalik sa Israel ay hindi lang dahil sa nabalitaang masaganang ani. Ang makikita nating maliwanag na dahilan para kay Naomi, kahit siya'y naulila, ay ang kapasyahang bumalik sa kanyang tunay na paraan na paglilingkod. At yun, yun po yung nakita ni Ruth sa kanya. Pangalawa po, kahit na kompromiso, kanina naulila, ngayon kahit na kompromiso siya, sunod-sunod, pagkamatay ng mahal sa buhay, at maiiwan pa sa kanya yung obligasyon, hindi dahilan para limutin mong kasangkapan ka ng Diyos. Hindi ba? Opo. Hindi mo dapat kalimutan kasangkapan ka ng Diyos para ipadama sa iba at masabi mo na I got your back. Sa friends, co-worker, lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Kahit anong mangyari, ay nanghahawakan si Naomi na ano, ang kapasyahan niyang bumalik sa kanyang bayan ay dahil sa pag-asang ang kapalaran niya wala sa kamay ng sino man. Nasa kamay ng Diyos na buhay. Dahil bukod sa kasangkapan ng Diyos, gaya ni Ruth, para kay na Naomi, na nasa likuran mo at nagtatapat, higit sa lahat, sa puso ni Ruth, ay ang Diyos mismo ang nagsasabi sa kanya na, Naomi, nasa likuran mo lang ako. I've got your back. Sa lahat po ng ating viewers, makita sana natin ang kahalagahan ng solusyon nagagamit ang Diyos ng kasangkapang makakasama natin sa ating paglalakbay. Inulit ko po, tandaan natin, ang maraming palitan ng salita sa pagitan ni Ruth at ni Naomi ay hindi naghahayag lamang na si Ruth ay tapat kay Naomi, kundi ang mga karanasan ni Ruth kay Naomi ay nagpapahayag din ng katapatan ni Naomi para kay Ruth. At higit sa lahat, ay ang pananampalataya niyang ang Diyos ay nasa kanyang likuran. Mga kaibigan, ang kailangan lamang po tayo mismo sa ating sarili ay sa Diyos nang hahawakan. At hindi hintayin lang kung sino ang ating aasahan, kundi tayo mismo ang unang-unang maaasahan na magbibigay ng hindi pansamantalang kapanatagan, kundi ng paninindigang handa tayong maging sandala ng sino man na nasa pangailangan. Kaya muli, lagi po nating tatandaan, when God is all we have, surely we can achieve a full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po!